dito? Pwesto ko to, ayan o, Josie. Pangalan ko yan. Kapag naagaw ko na sa kanyang lahat, sigurado ako na matutuyo lahat ng taba niya sa katawan. Sir, gutom ka na ba? Tikman mo naman tong batahe ko. Ikaw! Sir Lando, paalisin niyo na siya. Alam niyo ba na yung babaeng yan yung may kasalanan kung bakit ako napaalis sa pwesto ko? Ba! Grabe! Sayang ang pagkain! Daig mo pa ang politiko kung magsinungaling? Wala naman totoo dyan sa mga sinabi mo eh! Hindi ko siya paalisin ni Beth. Asawa ko siya. Sir, coffee, tea, or me? Sekretarya ng asawa mo ngayon. Ay, ito, ang magkape na lang po. Yung dati mong karibal dito sa food park. Oh, sir, sir, relax lang kayo. Akong bahala sa inyo. Piling ko nakalimutan na yun ni Daddy yung promise niya kay Macy. Laging tumutupad ng promise si Daddy. Oh, ba't kaya napunta rito? Anong bakit? Di ba may usapan tayo ngayon? Lalabas tayo? Oo nga po. Di ba nag-promise kayo kay Macy na pupunta tayo? Panira talaga yung palyedang yan! Nakalimutan mo? Nakalimutan ko nga. Sorry. Okay lang yun, Papa. Tara na! Let's go! Macy, kain na lang tayo sa labas. Ganun po ba? Uwi na lang po tayo? Tuloy na tayo kahit one ride gusto mo. Punta natin. Yay! Halika na, halika na. Sandali, magsisiyar lang ako. Teka muna, Josie. Sira ba itong CR mo? Ah! Anong ginagawa mo dito? Ma'am Josie, nakagamit lang po ako ng banyo. Kayo nakapaan dyan? Opo. Nahihiya naman po kasi akong lumabas kasi baka masira ko yung family moment nyo. Sigurado ka? Yun lang? Opo, Ma'am Josie. Wala naman ako ibang gagawin, di ba? Halika na, umalis na tayo. Ang mga kabit, parang mga pusang gala. Kakainin ng tira mo, tapos dudumi sa bakuran mo. Akala mo wala, pero di mo alam. Hinihimas ang amo at inaangkin ang dapat ay sa'yo. Oh, anak, ito yung pasalubong daddy sa'yo. Thank you po, daddy, ah. Han, kain na. Uy, mukhang masarap yan, ah. Ano? May separation pay ka ba? Baka pwedeng kumain muna ako. Kakarating ko lang, di ba? May pagod pa ako. Bakit ka ba umalis sa trabaho mo? Kasi nga, inaway ko yung boss ko. Kasi pilit niyang dinalagdagan yung set ko. Oh. Patigdin ng kanta. Wala namang bayad. Handaya kaya nun. Ayan ka na naman eh. Pinairal mo na naman yung pride mo. Mano ba naman yung magdagdag ka ng dalawa, tatlong kanta? Tapos kapag nagustuhan nila, tsaka kang humingi ng bayad, di ba? Babe, maniwala ka sa akin. Makakabalik ako ng Japan. Makapagtrabaho ko ulit.
Pero please, enjoy na lang muna natin to. Parang nababakasyon lang ako. Sige na, namiss kita ulit ito. Sabi ko sa'yo, sarado na eh. Dapat pala kumain na lang tayo sa labas. Nagugutom ka ba? Opo, ma. Ano gusto mo kainin? Kung ano man. Mami, ako po, matutulog na po ako. Okay, good night. Siyensya ka na, anak ha? Frenchie, ganun? Oo, nag-kiss kami, pero hindi naman umabot dun sa laplapan levels. Uy, Mars, dali-dalian mo, ha? Ako na nagbayad yung last na upa mo. Ngayon, hindi na pwede. Bakala ka na. Hindi bale. Mukhang malapit ko na makuha si Sir Lando. At kapag nakuha ko na yung loob niya, bibilihin ko yung bulok na paupahan na yun. Hello, Yvette. Sir Lando mo ito. Sir, napatawag po kayo? Napatawag kasi... Alam mo naman, may asawa akong tao. Nangyari sana. Kalimutan na natin. Huwag natin pag-usapan pa. Sana wala na makaalam nun. Sorry talaga, ha? Ako, Sir Lando, wag po kayo humingi ng sorry. Eh, ako nga po yung dapat humili ng sorry sa inyo, eh. Hindi, akong boss mo. Sa nangyari, responsibilidad ko yun. Sana mapatawad mo ako. Sir naman, kayo, napaka-gentleman yun naman. Walang ibig sabihin yun. Kalimutan mo na yung halik na yun. Dad? Ano pong halik? Sino po kausap niyo? Ano pong halik? Sino po kausap niyo? Walang. Tito Eman mo lang. May problema na naman sa opisina eh. Kala mo naman kung sino kahalikan niyo eh. Eh talaga si Tito Eman, hindi na wala yung pagkababaero niya. Huwag mong gagayahin yun, ha? Hindi po talaga, Dad. I swear. Hindi ako magiging babaero, stick to one lang po ako. Siyempre, natutunan ko sa inyo yun, di ba? Tampo. Ha? Naku, huwag ka na magtampo. Eh kasi, ano ba? Busy si Papa. Alam mo naman yun, makakalimutin na. Tumatanda na po kasi kayo ni Papa eh. Ah, talaga? Tumatanda? Ma, sino tumatanda? Ha? Sino ba ang magbe-birthday at tatanda? Ha? Di ba ikaw? Tama na po, tatuhin ko na po yung sabi ko. Mami, baka nga po pati birthday ko makalimutan po ni Papa. Kasi busy po siya sa work niya eh. Hindi. Bakit naman makakalimutan ni Daddy ang birthday mo, eh, baby ka niya? Promise ko sa'yo, pag nakalimutan niya, lagot siya sa'kin. Akong bahala. Promise, Mama? Mm. Ayan. Ito, mas okay. No, mas okay. Pero teka, baka naman masyadong bongga to para sa birthday ni Macy. Ano ka ba, Mar? Sila ang number one na kiddie party organizer dito sa Manila. Tsaka sobrang murang-mura lang. Tapos, kaya nilang ibigay yung mga theme na gusto mo. Sa murang halaga? Mm-mm. Sa halaga. Murang halaga. Bakit ang dami mong alam tungkol sa kiddie party?
Eh, syempre, nagre-research na ako. Alam mo na, kapag dumating na yung baby ko, Mars, para meron akong alam, di ba? Talagang gustong-gusto mo na to. Uy, teka nga pala, maiba naman ako. Ikwento muna sa akin yung nangyari dun sa sexing secretary. Eh, di ba tapos na yung trabaho niya? Naku ha, baka kung ano nang ginagawa niya kay Lando mo. Wala. Ikaw talaga? Kung saan sa alam hindi pa ng utak mo? Sabi ko na nga ba? Babe, mamaya lang ako. Sa bahay na lang ako. Huwag dito. Babe, huwag dito. Kapit niya yan. Paawa. Dito ha. Babe. Uy, tama na, tama na. Tama na. Huwag dito, please. Babe, babe. Alam mo, in fairness, Mars, ha? Ang ganda ng strategy niya sa paghuli. Pwede kong gawin niya kay Art. Ano ka ba? Kachipan? Ano ka ba? Ito yung labit na asawa ko. Magka-costume ka ng mascot para lang hulihin si Art? Pwede naman, ha? Ay, naka naman mo. Ano na? Ano ka kaya, oo? Kere-kere. Kaya ako. Breathe in. Breathe out. Alam mo, sis, napavibes kita eh. Problemado ka na naman ba? Eh, ate, kailan mo ako nawala ng problema. Siyempre, lagi akong nag-iisip. Parati akong may problema, parati akong may naasikaso. Sandali nga, pwede ba pagpahingahin mo muna yung bibig mo kasi overwork na eh. Eh, paano nga ako magpapahinga? Eh, si Kaloy nga, umuiluan. Okay. Eh, kasi nga, ate. Tutulungan kita, di ba? Ate, nakakaya naman sa'yo. Ang dami ko ng utang. Ayaw ka pa nahiya after 48 years? Hmm? Eh, nagpapatong-patong na kasi yung mga utang ko sa'yo. O, paano kita babayaran? Di ba magkapatid tayo? At saka kung ano yung sa'kin, yun din yung sa'yo. Eh, buti nga. Naiwan sa'kin yung Sebio itong mga apartment eh. May napapagkuhanan ako ng pera. Salamat, ate, ha. Pero syempre, gusto ko pa rin naman talaga na babayaran ko yung utang ko sa'yo kasi... Zip! Breathe in. Breathe out. Okay? Bad energy, go out. One more. Okay. Okay? Sige. Okay na yung limang gwardiya. Padala mo na sa field. I-background check mo mabuti, ha, para wala tayong problema. Wala sabit. Okay? Good. Sir. Ben. Sir Lando, pinag-isipan ko po itong mabuti kagabi. Sana po nagbigyan niyo po ako. Ano yan? Mag-i-resign ka? Opo, sir. Pagkatapos po kasi nung ginawa ko sa inyo. Hindi na po ako tamang maging sekretarya niyo, eh. Sir, alam ko po na napag-usapan na po natin to, na nakalimutan na lang natin yung nangyari. Pero sir, kasi hindi ko po kayang kalimutan na nahinalikan ko po kayo, eh. Kasi gwapo po kayo. Mabait po kayo na boss sa akin. May asawa po kayo. Nagigilty po kasi ako eh. Tapos ginawa ko pa po yun sa inyo. Wala namang kaso sa akin yan eh. Kalimutan mo na yun. Okay? Hindi, sir. Sir, para wala na lang pong gulo. Alis na lang po ako dito. Total po, nagkaroon na rin naman po ako ng marangal na trabaho eh.
Sigurado naman po na merong tatanggap na iba sa akin. Tapos, sir, kung wala po ako makuwang trabaho, siguro babalik na lang po ako sa pagsasayaw ko. Salamat po. Yvette. Yvette. Parang hindi ko nakikita yung sekretarya mo. O pinagtataguan na naman ako. Wala na si Yvette. Nag-resign na. Ah, hindi naman ako nagtataka. Kasi tamad yun eh. Di ba nga, nung una kami nakita, nag-away kami. Kasi nakuha ko yung pwesto niya. Ano ba? Grabe ano? Ito! Sayang ang pagkain! Masya di ba? Kaya ako nakuha, kasi pinabayaan niya. Siya yung tipong nagpapabaya sa trabaho. Kaya siguro, nag-resign. Paano mo naman nalaman yun? Hindi naman sa kanila. Hindi nga. Pero, una ko nakilala yung babae yun eh. Nasa Caracas niya, ang tamad. Ang gusto lang, magpustura na magpustura. Ano nga ito pag-usapan yun? Ben! Ben, nagtag sa'yo si Sir Lando. Pabayaan mo na yan. Huh? Ano ka ba? Bakit ka ba talaga nag-resign? Ano, tanga-tangahan School of Acting na naman? Alam mo, ikaw itsusera ka rin. Di ba sinabi ko nga sa'yo, meron akong plano. Eh dahil doon, nahabulin ako ni Lando. Tsaka di ba ikaw, minamadali mo na nga ako, kaya nga ayun, minamadali ko na rin siya. Mm-hmm. Baka sa susunod niyan, ako na yung business partner ni Lando. Ay, ka mo? Siyempre! Ano ka mo, Yvette? Ano? Nasaan na yung bayad mo? Ano? Aling Ana, pasensya na baka sa susunod na buwan na lang kasi nawalan ako ng trabaho ngayon eh. Nag-resign ako. Lagi ka na lang ganyan. Lagi ka na lang may paawa effect. Hindi na over sa akin yan. Ang sabihin mo, wala ka naman nakabitan, kaya ganyan ka! Sobra yan po nga mo, ha? Oo, hindi ako mayaman ngayon, ha? Pero pag ako yumaman, ha? Sasampal ko sa pagmumukha mo! Laos ka na, ha? Laos ka na. Matandang mayaman, malapit na lang mamatay ang papato sa'yo! Ah, ganon. Gusto mo ba akitin ko yung asawa mo para mapakita ko sa pagmumukha mo yung kamandag ko? At pag nagkataon, edi libre na ako sa renta ko dito. At kung papala rin pa ako, uutusan ko yung asawa mo na palayasin ka dito! Ganon, ha? Malandito! Halika ka pa dito, ha? Malandito ka sa akin, ha? Ang gagawin mo pala asawa ko, ha? Halika rito! Pati yung advance na. Pali. Sir Lando, salamat eh. Pahirapan pa ako. Malandi! Sino ba yung tumulong na yun, ha? Yung ba yung bago niyang kinakabitan? Ay, malamang. Nakabingit ng gwapo, ha? Ayan. Salamat talaga, ha?
Pasensya ka na kung meron lang taga ako mapagkukunan na iba. Eh kasi yung condo unit na pinag-iumisan ko, ayaw na akong tawagan. Ano ka ba? Di ba nag-usap na tayo? Pag may kailangan ka, lumapit ka sa akin. Hindi ka kailangan magmakaawa. Hindi kasi sana ito mahirap kung si Kaloy may trabaho. Sir Lando, salamat po ah. Alam nyo, patong-patong na po yung utang ko sa inyo eh. Nakakaya na nakita nyo pa akong ganito. Okay lang yan. Eh, alam naman natin, nangyayari talaga sa buhay yan eh. Saan ka nga pala tutuloy ngayon? Sir, sa totoo lang, wala po talaga akong matutuluyan dito eh. Wala na po akong kamag-anak dito. Sir, pwede ko bang lubos-lubusin, ha? Kakapalan ko na tong mukha ko. Baka pwede naman ako makitulog dun sa opisina nyo. Ha? Pangako ko sa'yo, maglilinis ako. Magiging masipag ako, tsaka hindi ako magiging sagabal sa trabaho mo, sir. Parang awa mo na, sir. Sige na, wala pa talaga ako matutulugan, sir. Sige, sige. Pero sa isang kondisyon. Sir, sir, salamat, sir, ha? Ano po yun? Hindi ka na mag-resign sa trabaho mo. Nagkatrabaho ko ulit doon sa opisina dahil kailangan ko ng sekretarya. Pero... Diba kailangan mong kumita? Oh. Pero, sir! So, tuloy ka na sa pagkatrabaho mo ulit. Okay? Doon ka titira, papayag na ako. Sir! Talaga, sir! Sir, salamat, sir! Ang bait-bait niya, sir! Salamat po! Okay, okay. Okay. Salamat! Oo, oh, oo. Oh. Oh. Oh, wala ka na. Salamat talaga, ha? Okay lang. Hi, Sir Eman. Thank you nga po pala at pumayag kayo na magstay ako dito sa office nyo, ha? Thank you. Ano, Lando? Dito mo talaga pinatira yung sekretary mo. At binigay mo pa yung kwarto na para sa akin. Pare, pasensya ka na kasi kawawa naman yung tao. Pinalayas yung landlord niya. Saka pansamantala lang yan habang di pa siya nakakahanap ng matutuluyan niya. Eh, di ka wala knight in shining armor niya. Laging to the rescue. Mag-usap nga tayo na matino. Ikaw may kasalanan ka pa eh. Ano bang tingin mo sa opisina? Sexy bar? Oh, ano ibig mong sabihin, ha? Yung tatlong guwari niyang babae, nag-resign dahil sa reklamo sa'yo. Gusto mo madoli tayo? Mareklamo tayo? Magsarat ng kumpanya? O bakit? Kumuha naman ako ng bagong gwardiya. Huwag ka na mag-hire ng bagong gwardiya, lalo yung mga babae. Lalandi mo lang. Yung hiya naman ako sa'yo, napakalinis mo. Ikaw ba, sa buong buhay mo, wala ka ba nilandi bukod sa asawa mo, ha? Anong ibig mo sabihin? Ayun, save it. Ano yun? Ano yung mga titigan nyo? Walang nangyayari sa amin dalawa. Ha, huwag ako, Lando. Sanay na sanay na ako sa ganyan. O, di ba kapit mo? Ate Josie, may tumatawag po sa inyo. Hello? Ano? Si Lando? Nakikipag-away? Suntukan? Ha? Andiyan ako. Sige, sige. Okay, okay. Sige. Mars, ano nangyari? Oh, eh, kayo na muna pala dito. Oh, sige, sige. Huwag kang mag-alala. Si Lando raw nakikipagsuntukan. Ang hiya ka!
ko, kapit si Yvette! O talaga? Ako nagturo sa'yo! Ako nagturo sa'yo, mga bet! Hindi ko alam ang sinasabi mo! O bakit? Di ba may sikreto kang malupit? Di ba? Ano ang pangalan nun? Lisa? Di ba? Yun yung kapit mo dati? Huwag ka na magbalinis, Lando! Lando! Di ba may sikreto kang malupit? Di ba? Ano ang pangalan nun? Lisa? Di ba? Yun yung kapit mo dati? Alam mo, Mars, sa tingin ko naman, hindi ka naman lulukuhin ni Lando eh. Text ako ng text, tawag ako ng tawag. Hindi sumasagot. Sir, mamaya na yan. Sandali, baka importante. Mas mabuti pa na pag-usapan niyo ng asawa mo yung problema niyo sa bahay. Buttons up! Kinakaibigan ko si Sir Lando para makuha ko yung loob niya. At kapag nakuha ko na yung loob niya, dapat makuha ko yung puso niya.